Hello, magaan na buhay sa atin lahat. And today, napaka-blessed natin kasi nadilat na naman natin yung ating mga mata at muling tumitibok ang ating mga puso every time na gumigising tayo sa umaga. So shout out po sa lahat ng mga nasa ibang country kung saan ka man ngayon. Yan o, may papakita pala ako. Yan, nandito tayo ngayon sa Pilipinas. Yun, namimiss mo na ba Pilipinas? Yan yung malunggay, yun. Mangga. Namimiss mo na ba yung Pilipinas? Ay, ang sarap dito sa Pilipinas. Ang sarap, sarap, sarap. Avocado. Ang dami, yun. Yan, balik ulit sa akin. So, ikaw na nandiyan dyan ngayon, kung saan country ka man ngayon, di ba? Kung ano man yung trabaho mo dyan sa ibang country, okay yan, di ba? Pero tandaan mo palagi na maikli lang ang buhay. Di ba? Kumbaga, minsan ka lang din naman mabuhay, piliin mo lagi yung kasama mo, yung pamilya mo. Kung magsasakripisyo ka man, make sure na dapat kasama mo pamilya mo. Di ba? Yung mga anak mo, kasama mo. Diba? Habang lumalaki, kasama mo sila. Hindi yung lumalaki sila na nasa ibang country ka. Well, totoo naman yun. Kung tatanungin tayo, kasi kausap ko lagi si Coach Edwin. Kaya niya din ito ginagawa, itong business na ito. Of course, syempre, para magkaroon ng freedom. Diba? Para makauwi na sa Pilipinas for good. Kasi sabi niya nga, namimiss niya na rin yung mga pamilya niya. Diba? Kaya lahat ng diskarte, abilidad, ginagawa niya dyan sa US. Ang dami niyang diskarte dyan, pero ganun pa rin. Parang masipag, matyaga, dumidiskarte. Pero ganun pa rin yung result na meron siya. Kaya ginrab niya tong opportunity. Kasi ito ay business, negosyo to. Diba? Kung papasukan mo tong business na to, Empowered Consumerism, ang dami nang umasenso dito. Even ako na, this is my life. Ang dami ko na rin mga na-achieve dito. Property, sasakyan, even nakakapag-travel tayo ng iba-ibang country. Naka 17 country na rin po ako dito. Na-experience ko mag-travel dito in just 1 week, 3 bansa. So yun yung pwedeng maibigay. And syempre, yung pangarap na mabili ng bahay, hindi nga lang bahay kasi yung parents ko, nabigyan ko rin po siya ng bahay. 4 po na palapag, tapos kinonvert namin to business sa Pilipinas yun. Diba? So yun yung maganda pag nasa negosyo ka, pag nasa business ka. Diba? Diyan sa ginagawa mo man ngayon, kung ano yan, nagwo-work ka man, empleyado ka man, diba? Ano man yung ginagawa mo ngayon diyan sa buhay mo. Tapos yung buhay mo parang paikot-ikot lang. Diba? Yung tipong masipag, nagpupuyat, nagsasakripisyo, diba? Minsan nga, tiniis mo na yung pamilya mo eh. Diba? Dito sa Pilipinas, halos hindi ka na din nga umuwi eh. Para lang sa kanila. Para lang gumanda ang buhay nila. Pero ganun pa rin. Diba? Minsan may ipon pag uwi sa Pilipinas, pero pagdating mo sa Pilipinas, pag hindi ka marunong magnegosyo, magpaikot ng pera, mag-invest, tumaya, ang mangyayari sa ipon mo, mauubos at mauubos din. So yun lang yung cycle natin. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, di ba, gigising ka gabi, uuwi ka gabi, sinipagan mo, ginalingan mo, nagpuyat ka, di ba, pero still ganun pa din. Minsan nga ginagawa mo, kahit hindi mo na trabaho, tinatrabaho mo na. Diba? Nagpapakita ka sa boss mo na masipag ka, pero tataasan ka man. Kung nag-overtime ka ng 50, taasan ka 20 pesos, gawin 70 yung overtime mo. So, eto yung reality sa buhay natin ngayon. Kaya kung ikaw, napanood mo tong video na to, napaka-bless mo. Kasi nandito kami na may formula na may alam na kung paano namin ginagawa yung business, 'di ba? Especially sa Erito family, 'di ba, na talagang may sistema na, may ginagawa talaga na proven and tested na. And marami na rin na na-create na milyonaryo. 'Di ba? Imaginein mo ako, coach.
ikaw na nakakapanood nito, kung ikaw man yung sinenda ni Coach Edwin, kung sino man nag-send sa iyo ng video na to, ikaw, sa ginagawa mo, 5 years o 10 years from now, kwentahin mo yung kwan, yung resulta na meron ka, kung ano man yung ginagawa. Example, kung nagtatrabaho ka ngayon, isang buwan, magkano naiipon mo. At kung nakakaipon ka isang buwan, ita times mo lang naman yan, gamit kang ballpen. Times mo lang siya sa 12 months. Pagdating mo ng 12 months, times mo siya sa 10, kasi 10 years. Diba? Ngayon, kung 30 ka na, 40 ka na, hindi pwedeng dadagdag lang ang income mo, ang edad mo, hindi dadagdag. Kaya nga sabi ko, maikli lang ang buhay, piliin mo na yung maganda. Diba? So kung dyan sa ginagawa mo at na-compute mo na 10 years from now, at alam mo na na ganun pa rin ang resulta mo, diba? Ngayon, mag-decide ka ngayon. Diba? Mag-decide ka ngayon. Kahit hindi pa tayo mag-meet, magkita, kahit hindi itong business na papasukin mo, mag-decide ka ngayon. Nagagets mo? So, kung nakikita mo na dyan, 10 years from now, eh di ituloy mo yan. Pero sabi ko nga, maraming nagtatrabaho dyan sa ibang country na masipag, nagpupuyat, nagtsatsaga, yung anak nila lumalaki. Diba? And reality, kung babae, lalaki ka, minsan, kung magbabarko ka, minsan, pag umalis ka, pagbalik mo, yung asawa mo, may asawa ng iba. Reality yun. Halos 50% ganun ang nangyayari. Diba? Kasi may mga pangangailangan na hindi natutugunan. Minsan, yung faith nawawala. Pagka nandyan na yung needs, yung pangangailangan. Kaya ngayon, mag-decide ka dyan sa ginagawa mo. Kung okay dyan, ituloy mo yan, salute dyan. Lalo kung kumikita ka. Pero kung alam mo after 10 years, mag-decide ka. Magnegosyo ka, magnegosyo tayo. Tanungin kita, sino ba ang mga negosyante sa Pilipinas na mayayaman? Diba? Chinese-Pilipino. Diba mostly ang sagot ano? Ano ang sagot? Chinese. At ano ginagawa ng Chinese? Nagdinegosyo. Sino may magandang buhay, magandang bahay, magandang sasakyan? Empleyado Chinese. Chinese. Ano ginagawa ng Chinese? Nagninegosyo. Kaya lang tayo mga Pilipino, hindi tayo nagninegosyo kasi hindi naman tayo sanay kung paano mag-business. Hindi tayo naturuan kung paano mag-negosyo. Diba? So, this time, nakita mo maganda yung business, maganda yung negosyo, i-grab mo to. Iba ang ibibigay sa'yo dito. Nandito ako, nandito si Coach Edwin, kami, ang Erito Family, natutulong sa'yo. Mag-decide ka lang. Gawa mo siya ng paraan. Kung medyo doubting ka sa amin, di huwag ka muna pumasok kahit may pera ka. Aralin mo muna. Learn the business. Study self muna. Mag-research ka. Mag-google ka. Kasi ang company natin, 19 years na. Kumbaga, ang na-create niyang millionaire nasa 20,000 na. Diba? Ang dami mong business pag pinasok mo to. Napakaganda talaga ng company natin. So, sa akin lang, pwede mong i-google, pwede ka mag-online, mag-self-study ka para ma-witness mo kung gaano kalaki yung company natin, yung Empowered Consumerism. So, again, congratulations. Nakita mo tong video na to, napaka-bless mo kasi maraming tao sa mundo, may pera sila pero hindi nila alam kung paano paikutin. Yung iba naman, nangangarap pero hindi nila alam kung paano gagawin. Akala nila abroad ang pagsagot pero hindi. Kasi ilang years ka na rin naman nag-a-abroad. Kung bago ka pa lang sa pag-a-abroad, magtanong ka dyan. Kung may 5 years o kung anong resulta nila, yun din yung magiging resulta mo. Kasi same lang kayo ng ginagawa eh. Same lang kayo ng effort eh. Nagigets mo. Kaya kung may pera ka lang din naman at nakatago, nakaipon lang, itaya mo, i-business mo, i-negosyo mo. Kasi naniniwala ako, pag ipasok mo yan, iipon mo yan, ibabangko mo yan, at gagamitin lang din ng bangko yan para paikutin, para kumita sila. Example, may 1,000,000 ka, totoo to ha, o may 1,000,000 ka, ang gagawin mo, binangko mo, o nung binangko mo, ano nangyari? Nakabangko ka, after 1 year, after 2 years, 1,000,000 pa rin naman yan eh, tutubo man ilang percent per annum, 1%. Eh may study na, 'di ba? May bumababa yung may tawag doon yung inflation. Oh. Kung hindi mo alam 'yon, alamin mo. Ang 1,000,000 mo, halimbawa tumubo nga siya ng 1%, okay?
Oh, after 2 years, 3 years, alam mo ba may inflation, bumababa yung pera, yung value ng pera. So mangyayari, bumaba siya ng 3.2%. Akala mo, after 3 years, nakatabi ka. Pero last 2 years, ganun ang baba ng pera. Eh kung bumaba ng 3% almost, tapos 1% ang tinubo mo, akala mo talaga nanalo ka o kaya kumita ka, nagkomisyon ka. Hindi, kasi yung 1 million mo, talo ka pa ng 2%. Kasi yung 1%, imaminus mo yung 1% sa 3%, talo ka pa rin ng 2%. Kaya yung 1 million mo, pagdating ng ganito, konti na lang. Kasi yung value niya bumaba. Parang yung 1,000 ngayon, wala na. Dumadaan na lang sa kamay natin. Nagagets mo? So, mag-decide ka mga coach. Mag-decide ka. Diba? Kung napanood mo man tong video na to, decide ka today. Learn the business pass. Mag-Google ka. Research mo about the company. Kasi ang kumpanya natin, magna 19 years na. And ngayong November 20, meron tayong rally. May events tayo. Aakit yung mga global ambassador, mga millionaire circle. And take note, halos mga first time pumasok yun sa business. Parang ako first time naman akong pumasok sa pagninegosyo. Bakit? Ano ba ang alam ko sa pagbibusiness? Diba? Anong alam ko sa pagninegosyo? Dati po akong farmer, construction worker, truck driver. Hindi ko po alam kung paano mag-business, paano magpaikot ng pera. Pero sinsawa na rin ako sa buhay ko, driver, farmer, construction worker na masipag, matyaga, magkanda, ubus-ubus yung kamay, kakahalo ng semento. Diba, nung nanawa, lumipat na naman sa pagdadrive. Diba, dilat na yung dilat yung alas 4 pa lang, gising ka na. Kailangan mong idilat o dumilat ang mga mata mo para gigising ka, para magmaneho ka ng jeep. Diba, na gigising ka ng ganong oras, tas gagrahe ka alas 10, tas ang komisyon mo magkano? Masipag, matyaga, nagpupuyat, pero still yung income ganun pa din. Ay nako, talaga kung alam nyo lang, ang sarap mabuhay dito sa Pilipinas, dito sa land natin, dito sa bansa natin, no? Diba, tinan mo, may mga ginagawang mga building, ayan o, mararamdaman mo Pilipinas na. May 7-Eleven, may Mercury Drug, Chowking, o, diba? May Jollibee! O, baka ilang Jollibee na ba na nagre-request yung anak mo? Pero hindi ka makauwi kasi mas pipiliin mo yung trabaho. Hindi dahil pinili mo yung trabaho. Kaya mo siya pinipili kasi kailangan mong kumita ng pera para sa kanya. Para pag nandito kayo sa Pilipinas, mag-request man siya ng ganito, kaya mong maibigay. So, eto na yung solution, empowered consumerism. Meron ka ng formula para gawin yung business. Eto, i-grab mo na to. Okay? I-grab mo na siya. Para makauwi ka ng Pilipinas for good. Aralin mo to, makinig ka dyan kay Coach Edwin. Attend ka ng mga module sa Erito Society. Kasi may ginagawa kami na hindi mo alam. May alam kami na hindi mo alam. Diba? Na yung alam namin, yun yung level. Bakit ganito yung buhay namin? Dito ang dami kong naranasan. Naranasan ko magbumili ng sports bike. Diba? Hindi lang isa, apat. Naranasan ko bumili ng sports car. Naranasan ko bumili ng Pajero. O Land Cruiser kasi, pangarap ko rin yan. Diba? So, ngayon ang pangarap ko yung kamukha ng Defender. So, ang sarap mangarap. Mangarap ka lang, tapos mag-pray ka, magdasal ka, manalangin ka. Kasi, I know, lahat tayo pare-parehas anak ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay. So, nagkataon lang na mas nauna kami natuto mag-business, kaya mas nauna kami magka-resulta. So, kung nangyari sa amin, nangyari din sa iyo. Kasi, gagawin mo din naman yung ginagawa namin. Eh. Same lang naman tayo ng ginagawa. Eh, pag gagawin mo to, diba? 13, 14 years ago, same marketing plan, same company, same owner, same product. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, dekada na kasi 13 years na ako dito, magpo 14 years na. So, ganun ka tagal. Diba? Pero parehas na parehas. Ang maganda nga, ang dami ng resulta. Ang dami mo nang pwedeng maituro. Imagine mo, nasa 20,000 ang nakreate na millionaire. O, tanungin kita, saan ka makakita ng kumpanya
na like yan, Jollibee, 7-Eleven, Alphamart, McDo, Shell, Robinson, Petron. Diba? Sama pa natin yung mga giant, SM, Robinson, Pure Gold, Walter. Ang dami. Tanong, nagpi-create ba sila ng milyonaryo? O, diba? Hindi. O, kung dyan sa ginagawa mo, may programa yung boss mo, may sistema dyan, nakikreate ka ng million, kikita ka ng million, let's go, congrats. Pero kung wala, wag mo nang ubusin yung oras mo dyan, yung edad mo dyan, yung buhay mo dyan. Kasi tatapusin lang ng trabaho yung buhay mo. Pero yung trabaho mo, hindi mauubos yan. Tama, di ba? So, kailangan mong gawin, learn the business, aralin mo siya. Alright? And napakasarap gawin ng business na to. Kasi katulad nito, no scripted, natural, walang halong chemical. Di ba, imagine mo ganito ako magsalita. Hindi ko din alam kung saan ang gagaling to. Pero naniniwala ako, nagbibigay sa akin ito yung nasa taas. Kaya ang goal ko, i-share yung knowledge ko, yung alam ko sa mga taong katulad mo na nangangarap din. Pero hindi mo alam kung paano mo kunin yung pangarap mo kasi wala kang sistema, wala kang formula. Ang alam mo, magtrabaho. Pero please, minsan ka lang mabuhay, huwag mo nang ubusin yung buhay mo. Tinan mo yun, oh, gusto mo ba ganun? Ayun, oh, yung anak nila, kasama nila, pamilya, mag-asawa. Pero naisingit ko lang. Pero please, huwag mo nang antayin na maubos yung oras mo dyan sa pag-a-abroad, diba, sa pagtatrabaho, para lang kumita ng pera, diba? So kung meron kang solusyon, opportunity, diba, na may alam ka ng paraan para makuha mo yung mga dreams mo, na kasama mo ang pamilya mo sa Pilipinas, kasama mo yung anak mo na lumalaki sa Pilipinas, grab mo yun, aralin mo lang, lalo pag alam mong may tested na, may proof na, at marami na nangyayari, ay gawin mo siya. Kasi anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos. Pare-parehas tayong tao. Hindi nag-create ng Diyos ng mayaman o mahirap, wala pong ganon. Hindi po, napaka-unfair naman ni Papa Jesus kung mag-create siya ng ganon. Tapos kikreate siya ng swerte, malas, mayaman, mahirap, wala pong ganon. Parehas po tayo. Anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos, magkapatid tayo. Iisa ang magulang natin. Iisa ang papa natin. So kung magkapatid tayo, kung binigay sa amin, ibibigay din sa iyo. Tama? Kasi kung yumamang kami dito na hindi nga kami nakapag-eskwela, mas kaya mo. Baka mas may profession ka pa. Tama? And mag-pray, magpasalamat. Kasi parehas talaga tayo. Ang pinagkaiba lang natin yung mindset, yung passion, yung pangarap. Baka kasi mamaya, ang pangarap mo lang, tricycle, tas makabili ka lang ng sidecar, umiyo. Eh kami, mangarap kami, talagang malaking bahay, SUV, Montero, magandang buhay, may freedom, travel. So kung yun lang ang pinagkaiba, dapat maging ganun ka. Kasi nga ulit, pare-parehas tayo anak ng Diyos. Nagkataon lang na mas nauna kami dito, mas nalaman namin ng mas maaga, kaya mas naaga ang resulta namin. So kung nagka-resulta kami dito, ikaw na ang next, 'di ba? So mag-decide ka, mag-decision ka, 'di ba? Ngayong gabi pa lang mag-decide ka na, ngayong araw mag-decide ka na. Tingnan mo kung ano mangyayari diyan sa ginagawa mo. Huwag mong ialis yung ginagawa mo lalo kung kumikita ka. Idagdag mo lang 'to, itong business natin, itong negosyo natin. Marami 'to. Ang dami mo pwedeng gawin. Sa ngayon, malakas ka pa, ang dami. Kumbaga, andiyan pa yung malakas ka pa, kayang-kaya mo pang gawin. Pero ulit, sasabihin ko sa iyo, ang business naman, wala naman pinipili kung malakas ka, mahina ka, bata ka, ano profession mo, bata, matanda, di ba, ano religion mo, bakla o tumboy, basta ikaw ay willing yumaman, willing umasenso, gumanda ang buhay, this opportunity is for you. Kung naghahanap ka na ng liwanag, eto na yon, eto na etong video na to. Okay, so marami pong salamat. God bless everyone. Ako nga pala si Rodel Agnaan na nagsasabi, life is light. Bye!